Magandang buhay! Welcome po sa kusina ni Dan Levy. For today's recipe, magluluto tayo ng salt and pepper chicken. Isulat na ang ating mga ingredients. Umpisahan muna natin sa pagmamarinate ng ating chicken meat. Lagyan natin ito ng salt, black pepper, at soya sauce. Haluin lang natin to. Iku-combine lang natin yung ingredients. Pwede kayo gumamit ng kutsara or pwede kayo gumamit ng kamay. Or kung may gloves kayo, mas maigi. And by the way, yung meat na gamit natin dito ay chicken breast at saka thigh part ng manok, boneless. So iniwala natin to sa cubes, yung parang bite size, approximately mga nasa 10 to 15 grams bawat piraso. Make sure na haluin natin ng maigi. Pag okay na, lalagay na natin yung ating itlog. Tapos haluin din natin ulit. Make sure na nagpenetrate na yung ating salt, pepper at saka yung soya sauce do sa karne bago tayo maglagay ng ating itlog. Ito yung magsisilbi na magiging binder natin doon sa ating cornstarch na ilalagay. Pag okay na, lalagay na natin yung ating cornstarch. Huwag kayong masyado maglagay o magdagdag ng napakaraming cornstarch kasi magiging makapal tapos magiging lasang arena lang yung karne na lulutuin natin or piprituin natin. Haluin natin ito ng maigi. Tapos i-rest natin ng mga 15 minutes bago iprito. Hiwain muna natin yung ating mga gulay na gagamitin. Yung ating green bell, hiwain lang natin ito ng crosswise. Approximately mga nasa half inch yung kapal. Ganun din yung ating red bell. Hiwain din natin ng half inch. At yung green chili naman, hiwain natin ng maninipis. Slant cut yung tawag dito. Kung gusto nyo ng mas maanghang pa, damihan nyo ng green chili. At yung ating onion naman, yung outer part lang yung gagamitin natin. Itatabi na natin yung sa gitna kasi sayang naman, pwede pa natin gamitin sa ibang recipe natin. Kukuha lang tayo ng cube cut or square cut. Yan na yung gagamitin natin sa ating panggisa mamaya. At yung ating ginger naman, hihiwain natin to sa pinong-pino or gagawin natin siyang minch. So ginawa muna natin isang malinipis na strips, tapos maliliit na dice, tapos pipinuhin na natin. Masarap talaga pag pinong-pino yung ating ginger. Yung ating garlic naman, ganun din gagawin natin. Gagawin nating minch or pinong-pino na pagkakahiwa ng ating bawang. Para mamaya, pag ginisa natin yung bawang at saka yung luya, ang sarap ng effect niya doon sa ating chicken. At yung ating spring onion, optional lang to. Pwede kayong gumamit, pwede rin kayo na huwag na gumamit. Pero kung may spring onion kayong available dyan, hihiwain lang natin to sa mga 1 inch lang yung haba. Pampaganda lang to ng appearance. Ngayon, magpainit lang ng katamtamang dami ng mantika dito sa ating kawali. Tapos, ipiprito na natin yung ating chicken meat. Ito na yung minarinate natin kanina. Make sure na yung mantika nyo ay mainit, tapos yung apoy nyo ay nasa medium to high heat lang siya para hindi magiging saggy yung piniprito nyo at magiging crispy talaga yung magiging result ng ating piniprito. Approximately mga nasa 4 to 5 minutes natin siyang lulutuin o di kaya hanggang makuha natin yung desired na kulay na golden brown at crispy na yung texture ng ating chicken. Haluin lang natin to from time to time para hindi magdikit-dikit at hindi masunog yung sa kabilang side.
pag okay na, hahango na natin yung ating chicken meat. Tapos isunod na natin yung naiwan pa nating mga na-marinate na chicken. And take note, tips ko lang, huwag nyo i-overload yung kawali nyo pag nagpiprito kayo. Kasi chances, pag in-overload nyo yan, magdidikit-dikit lahat ng mga piniprito nyo. So, hindi siya maganda. So, ganun din yung gagawin natin dito. 4 to 5 minutes natin siya ipapry or hanggang sa maging golden brown or magiging crispy yung ating chicken meat. Okay na, itatabi lang natin to at pwede na tayo magluto ng ating salt and pepper chicken. Tinabi lang natin yung mantika kanina na pinagprituan natin, tapos igigisa na natin yung ating ginger, tapos yung ating garlic. Mabilis lang to, mga 30 seconds lang natin isusute yung ating ginger at saka yung garlic. Lagay na natin yung ating green chili, yung ating green at saka red capsicum at saka yung ating onion. Haluin lang natin saglit. Hindi natin kailangan lutuin to para maging crunchy pamaya pag kinakain natin. Tapos lagay na natin yung ating fried chicken meat. Haluin natin. Tapos, naggumawa ako ng premix dito. Ito yung black pepper, chili powder at saka salt. Haluin nyo muna, tapos lagay nyo doon sa ating chicken. High flame na tayo. Tapos lalagay na natin yung ating last na ingredients. Ito yung lemon extract. Haluin nyo na maigi para matunaw talaga yung ating premixes sa kanina. Tapos mag-absorb yung chicken ng ating lemon. Lalagyan natin ng spring onion. Pwede na natin i-serve ang ating chicken. At ito na po yung ating finished product. Tingnan nyo naman, yung kulay pa lang, talagang appetizing na, appealing. Ito yung in-order ko lagi sa restaurant. Pero nung nakuha ko na yung recipe, sa bahay na lang ako nagluluto. Sana nagustuhan nyo yung ating recipe sa araw na to. Please like the video. Tapos sa mga bago nating bisita sa ating channel, please don't forget to subscribe. Tapos pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga recipe. Magandang buhay! Ito po ang kusina ni Dan Levy.